Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manoot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba tanda iyan na kayo'y mamumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim
at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. At bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanyang nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinubok upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilang. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo sa Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon din tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila. At pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at ng matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father.
Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ating tingnan ang mabuting balita na ating napakinggan. Dito, si Jesus ay pumunta sa bahay ni Simon sa Kapernaum. Parang si Jesus ay laging dito nakikituloy. Ano? Si Jesus, dahil si Jesus naman ay walang sariling bahay na sabi nga niya, susunod ba kayo sa akin? Ako'y wala man lamang mapagpahingahan. Kaya niyo bang sumunod sa akin? No? Habi mas magaling pa ang mga asong gubat. Sila'y merong lungga. Ang ibon ay may pugad. Pero ang anak ng tao ay wala man lamang mapuntahan at mapagpahingahan. Kaya si Jesus ay pumunta sa bahay ni Simon o ni San Pedro. At pagdating sa bahay, kanyang natagpuan doon na may lagnat, mataas ang lagnat ng bianan ni Simon. No? Mataas, nilalagnat. At ang nakakatuwa dito, lahat ng naandun sa bahay, ipinamamanhik nila. Sabihin ay, inihihingi ng tulong kay Jesus. Pagalingin nyo po ang ina, ang bianan ni Simon. Lahat ng naandun sa bahay, yun ang sabi, no? Sabihin, kitang-kita dito yung sense of community, yung sense of the family, ano, yung pagpapahalaga na ang bawat isa ay bawat isa sa tahanan nagdadasal sa isang may sakit, no? Inihingi ng tulong kay Jesus, no? Yan ang pinakamahalaga sa tahanan, no? Yung ang pagkaang isa sa iyong pamilya ay merong may sakit, dapat lahat namamanhik kay Jesus para ihingi ng tulong at pagalingin ang may karamdaman. Sama-sama kayong hihingi ng tulong sa Diyos, sama-sama kayong magdadasal. Naalala ko ang isang pari namin na may sakit, na nasa seniorate, si ay nakomatose nung panahong yon at nasa Cardinal Santos. Ang sabi ng obispo, sabi sa amin ng mga pari, ipagdasal niyo si Father, si comatose, no? Nasa Cardinal Santos. So ang seminaryo, mga seminarista ay nag-holy hour, nag-rosaryo, no? At may mga paring talagang nagmisa para sa kanya. Sama-sama ang buong arsdiocese, nagdadasal para sa kanya. At nakakagulat, siya'y nakalabas ng kardinal, siya'y nadala muli sa seniorate, buhay. No? Yun ay comatose na. Sabi ko, ako ay ordinaryong tao na walang nagdadasal, na walang humihingi ng tulong sa Diyos, marahil ay ari sumakabilang buhay na. Pero dahil sa dami ng nagdadasal, yun mga minamahal ang kahalagahan ng madami. Kaya sa pamilya, kapag madami kayo na humihingi ng awa sa Diyos, no, kita ninyo ang ginawa ni Jesus. Agad siyang tumayo sa Jesus sa tabi ng higaan ng babae, iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Gumaling ang may sakit. Pero nakakagulat, pagkatapos nawala ang sakit, noon day, tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Para bang walang nangyari. Parang hindi nilagnat, parang hindi nagkasakit. Immediately, after ng recovery niya, after ng healing, agad ay naglingkod. Kaya dito makikita natin mga minamahal na ang ating kalusugan, na ang ating lakas bilang tao ay hindi mo dapat sayangin sa iyong sariling enjoyment, sa iyong sariling kapakanan. Ang iyong kalusugan huwag mong sayangin sa iyong pangsarili lamang. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas. Yan ay gawin mo, ituon mo din sa iyong paglilingkod sa kapwa.
gawin mong makabuluhan ng iyong kalusugan. No? Gawin mong makabuluhan ang iyong lakas. Huwag mong ubusin sa walang kakwenta-kwentang bagay. Gawin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Maanong mapagod kang, naglilingkod ka naman sa Diyos at sa iyong kapwa. Nagiging makabuluhan. Sa mga maraming gumaling, dito po sa mga taong nakakausap ko ng personal, di man sila nagpapatotoo sa National Shrine, pero laging sinasabi nila, Father, gumaling lang ako, maglilingkod ako sa anumang kapamaraanan. Tunay. Mga may cancer, biglang nawawala, yung may bukol dito, na lumapit doon sa may likod ng sacristy, no? Pagkalipas ng isang buwan, kahit ako bilang pari ay nagulat, no? Doktor pa yon, ang sabi niya ay, ako'y maglilingkod. No? Ang ating kalusugan, huwag niyong sayangin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. No? Huwag niyong aksayahin. Gawin ninyo kayo'y malusog na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tingnan ninyo si Jesus. Siya, nung umagang umaga din, agad siya'y umalis pagkatapos siyang maglingkod. At siya'y matagumpay na nakapaglingkod sa isang lugar, ngunit siya'y mag-iikot uli sa kinabukasan. No? Siya'y magbabahay-bahay uli, siya'y magpapagaling muli ng mga may sakit. Yung kanyang lakas, yung kanyang kalusugan, ginagamit niya sa paglilingkod. Kaya mga minsan, mga minamahal na mga kapatid, minsan, pag tayo, mapapansin ninyo, yung lakas natin, yung ating kalusugan, minsan nawawala. Minsan magugulat ka, ang lakas-lakas mo, bigla kang tatamaan ng ganito. Ang lusog-lusog mo, bigla kang parang ang hina mo na. Kasi, hindi nagagamit sa tama ang iyong health, ang iyong energy, hindi nagagamit sa tama. Gawin mo yan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At kahit ikay ramdam mong parang mahina ka, kahit ramdam mong parang ikaw ay mahina ng iyong pangangatawan, pero ang iyong espiritu, lalakas yan at yan ang magpapalusog sa iyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kamay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ipagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa atin ngayon ang imahen ng Mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila, at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya dito hanggang September 7, pagkatapos ng misa pasasalamat sa ikapito ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain ng kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nagaanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng pedia, OB-GYN, ENT, opta, dental at surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Setyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa mahirap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.